Oh, single cano. Watch this. My YouTube channel. So, ayun. First of all, gustong-gusto ko mag-thank you sa mga nag-push sa akin, sa mga sobrang sumuporta sa akin na kahit before pa lang, binibigyan na nila ako ng idea na pasukin ko na yung vlogging. Matagal ko itong pinag-isipan and matagal ko din itong pinaghandaan. Ayoko naman kasi na pumasok ako sa isang bagay na hindi ko masyado pinag-iisipan. This is going to be my first and last first vlog. Hindi ko alam po kung paano ko isusurvive yung vlogging career na to kasi hanggang ngayon nandito pa din ako sa hotel, work, hotel lang talaga kami. Hindi pa ako masyadong makakalabas, like yung mga travel, libot-libot, sa labas-labas, mga vlog-vlog sa labas. So, medyo malabo pa po yung mangyari sa channel ko. So, hanggat maaari, iisip ako ng content na magbe-benefit kayo na kahit nandito lang ako sa hotel. So, ayan. Wish me luck, guys, and sana ma-survive ko to. Ngayon ay ikukwento ko sa inyo yung single journey ko. Ayan. So, sa mga single dyan, sobrang matutuwa kayo sa ikukwento ko and sa mga tips and advantages bakit kailangan mo maging masaya kahit single ka. But, before that, maipapakita muna ko sa inyo. Eto. Ayan. So, yung pictures na yan is nangyari yan noong 2019. January 2019 ata yun. Nagpunta kami sa barakay ng mga friends ko kasama yung mga jowa nila. And yung isang picture is parang get-together lang namin ng magkakaibigan. So, nung nag-trending yan noong 2019, sobrang daming na shares, comments. Ang dami kong nakitang tanong na, Ate, paano mo kinaya yung ganyan? Ate, paano maging masaya kahit single ka? Ate, bakit wala kang kasama? Ate, bakit wala kang boyfriend? Mahabang-mahaba ang aking single journey. So, ikukwento ko yan lahat sa inyo from my worst and sa pinakamagandang nangyari sa akin. Let's start. Naging single ako simula nung third year college ata ako noon. Basta ang alam ko, magsi-six years na ata akong single. And broken-hearted ako sa isang lalaki na sobrang minahal, mahal na mahal, hindi ko alam. Basta parang gumuho yung mundo ko, nakalimutan ko yung sarili ko, hindi ko na naisip yung mga pinaggagawa ko. Ay naku talaga, kung makikita niyo ako noon, ipapakita ko sa inyo yung itsura ko noon. Ayun. Hoy, ano yung itsura ko noon? Isang pitik na lang talaga ako. Alam mo yung pag ginanon yung buto ko, mapiling ko mababali na talaga siya. Hindi ko sinasabing pangit ako, pero parang ganun na nga talaga. Yan yung itsura ko noong time na broken-hearted ako, na wala pang self-love. Wala pang self-love niyan. Hindi ko pa nare-realize na, Jaycel, ba't ka nagkakaganyan? Ba't ginawa mong ganyan yung sarili mo? Dahil lang sa broken-hearted ka. Nakakita ko yung sarili ko sa salamin, sabi ko, parang naaawa ako sa iyo. Bakit ganyan yung itsura mo? Bakit ganyan ka ka-wasted? Lagyan mo na direction yung buhay mo. Pilitin mong maging maayos, hindi para sa kanya, kung hindi para sa sarili mo. Kasi, in the first place, ikaw yan eh, kailangan mong alagaan yan. Sinong tao pa ba ang magmamahal sa sarili mo kung hindi ikaw lang? Ang mga following din, inisa-isa ko na. So, ito yung naging mga steps ko para maging maiba ko yung sarili ko sa maayos na posisyon, sa lipunan ito. Mga tiyan. Bakit ka iniiwan lagi? Bakit kahit kailan sa lahat ng naging relationship mo, hindi ka naging masaya, laging ikaw yung iniiwan? Ako ba ang may problema o yung mga napipili ko? Ano bang mali sa'yo? Ayan na nga. So, magkakain ka kasi, kumain ka! Alam mo yun, ang talaga, ang payat-payat ko, tapos yung mukha ko, talagang walang ano eh, walang cheeks talaga eh. Talagang hipang-hipa. Tapos, yung time pa na yon, laki-laki pa ng mata ko. Hindi ko alam, pero malaki talaga mata ko. Kahit nung bata pa man ako, malaki na talaga mata ko. Diba? Medyo lumiit-liit na lang dahil sa eye bags ko. Ayan, kasi malalim-lumalalim ko magandang. Gumaganap. Simula nung araw na yon, natuto na akong mag-self-love. Inayos ko yung sarili ko, nagkakain talaga ako, yung pananamit ko, yung social life ko. After ko in-analyze yung mga mali sa akin,
unti-unti ko yan binago. Unti-unti ko yan in-improve. Kasi gusto ko na, oo, inaamin ko, ipart ako na gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong maging better pa sa doon sa iniwan niya. Parang ganun. Kasi hindi naman mawawala yan sa'yo, di ba? Sige, papakilala ko sa'yo kung sino iniwan. Parang ganun. Aminin nyo, gumaganon talaga kayo. Upon my developments, step by step, nakikita ko na yung sarili ko na, aww, umaayos ka na, Oliver. Umaayos ka na, Jason. Nagiging better ka na. Talagang in-improve ko talaga yung sarili ko. Nag-focus ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Hindi ko na siya, may time na hindi ko na talaga siya naisip. Sabi ko, apo, sarili ko na lang talaga iisipin ko. Nag-travel ako, nag-model ako. Madami akong dinate, pero alam niyo, walang nag-work talaga. Walang nag-work kasi lagi kong nahuhuli. Alam mo, yun, nanliligaw pa lang, naglolo ko na. Lagi ako nagkakaroon ng thoughts sa sarili ko na kung kailan ready na ako, tapos sila pala yung hindi ready sa akin. Ang tagal-tagal na naging journey ko sa pagiging better person, paghahanap ng matinong relationship, bakit kung kailan ready na ako, hindi pa pala sila ready sa akin. Eto na yung gusto kong sabihin sa inyo, bakit ang naging happy ako during my single journey. Number one, kailangan mong maging thankful na single ka, te. Kasi ako, noong time na yun, pag nakikita ko yung mga kaibigan ko, kapag kaaway nila yung jowa nila, nakaganyan lang talaga ako. Tapos, napapaisip ako na, hala, thankful talaga ako kasi wala akong problema na katulad ng pinoproblema nila. Sigawan sila, away sila. So ako, tapos pag nasa work kami, wala sila sa mood. Ayun. So hindi ko kailangan ma-experience yung ganun. So, be thankful kasi single ka. Hindi mo kailangan ma-experience yung mga problema nang nasa relationship. Number two, kaya mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao dahil gusto mong gawin yung bagay na yun. Alam mo yung feeling na wala akong kailangan i-consult dahil gusto kong isuot yung damit na to, gusto kong gawin yung bagay na to. Hindi ko kailangan dumepende sa magiging desisyon ng ibang tao para lang gawin yung isang bagay na yun. So, you can do whatever you want dahil single ka. Number three, wala kang iisipin talaga sa gabi kahit pagising mo ng umaga. Hindi ka mo kailangan mag-isip kung mahal ka ba, minahal ka ba, umamahalin ka ba, mahal ka ba talaga, ganun. Kasi pag kumigising ako ng maaga, ang problema ko lang, kung biniyo ni crush yung story ko, pag hindi niya biniyo, story ulit talaga ako. Ganun lang problema ko na single ako. Hindi ko iniisip kung mahal ba ako talaga. Basta ang problema ko nun, biniyo ba ni crush yung story ko? Number four. Sobrang importante na to. Para sa akin, ha, ewan ko sa inyo. Matututo kang mag-self-love. Totoo yun. Kasi, wala kang ibang focus eh. Ang focus mo lang is yung sarili mo kung paano ka magiging better. Self-love. Ang unang-una mong matututunan kapag single ka. And I hope, sana matutunan nyo din yun. Kasi kailangan mo yun bago ka sumabak sa panibagong relationship. Dahil pag sumabak ka sa panibagong relationship at may self-love ka sa sarili mo, malalaman mo kung ano yung worth mo as a girl. Hindi ka na kayang i-take advantage ng ibang tao dahil alam mo yung worth mo as a person, yung worth mo as a girl, and kung ano yung mga deserve mo sa buhay. Number 5, advantage kung bakit kailangan mong maging happy dahil single ka ay dahil may igaganda ka pa, girl. Kapag single ka, alam mo yung ayos ka ng ayos. Hindi ka aalis hanggat hindi ka nakapostura eh. Pag ako talaga, aalis ako kahit mo lang. Naka-OOTD talaga, picture-picture ako ganyan. Kaya para sa akin, alam mo, habang single ka, nai-improve mo lalo yung sarili mo na, ay, teka girl, may igaganda ka pa pala, mga ganon. Hindi ko sinasabing sobrang ganda ko, ha. Pero, kung i-compare mo sa dating ako, tapos ngayon, okay na, te. Papalo na, lalaban na to. Kaya sa mga single dyan, kung ako sa inyo, sulitin nyo na. Plus, bayon! Sino bayon? And number 6 is, the most important thing is maturity. Magiging mas mature daw iyong pag-iisip habang single ka dahil, sa time na naging single ka, marirealize mo lahat ng naging mali mo, mas magiging maayos ka na, mas magiging mature ka na. Sobrang tagal ko naging single. Sobrang tagal ko
hanap ng relationship na magpapasaya at magiging worth it sa dulo. Nandiyan yung time na iiyak ka dahil bakit walang nagmamahal sa'yo. Nandiyan yung time na pag nakakita ka ng mag-jowang nagkikis, bakit wala kang kakis. Nandiyan yung time na pag nakakita ka sa FB, mapapansan na all ka na lang talaga. Pag nakita mo yung mga friends mo, kasama yung jowa nila, may time na maiingit ka. Natural po yan sa pagiging single. Lahat yan natural. Eh, hindi ko kayo biniblame dahil nararamdaman yun. Dahil natural yun. Basta make sure lang na hindi nyo yun gagamitin para lang pumasok sa isang relationship na madalian. Kasi sinasabi ko to sa inyo, just to inspire everyone na you need to be happy on your own kahit single ka and wala ka sa relationship. Dahil, to be honest, pag nasa relationship na po kayo, maiisip nyo yung mga bagay na yan na sana pala, in-enjoy ko yung pagiging single ko. Sana pala, nung single ako, ginawa ko lahat ng gusto ko. Sa lahat ng single girls dyan, pag pumasok kayo sa susunod na relationship nyo, mamimiss nyo din yung single life nyo. Totoo yan. Another inspiration is, haba-haba po ng single journey ko, sa dami ng time na umiyak ako, sa dami ng hirap ko para maging better as a person, finally, nakakilala ako ng isang lalaki na sobrang mahal na mahal ako ngayon. Ewan ko kung mahal nga ba talaga ako, pero yun ang nararamdaman ko. Hindi niya sinasabing mahal na mahal niya ako, pero ginagawa niya yun sa mga actions niya. But for now, hindi ko muna yan ipopublic dahil masaya ako sa pagiging low-key lang. Pero siguro sa vlogging career ko na to is mailalabas ko siya sa mga vlogs ko kasi gusto ko siyang isama. Sobrang proud ako sa kanya na may isang lalaki na lahat ng sana all ko, kinuha niya. Lahat ng sana all ko, nasa kanya. At sobra-sobra pa. Gusto ko kayong ma-inspire na huwag kayong magmadali, huwag kayong malungkot dahil single kayo, dahil upon your journey, story, alam mo kanina kapangungo, nangigigil na ako sa'yo. Ito yung tinatawag na worth it pala talaga maghintay. Worth it na pagdaanan mo lahat ng heartbreak, lahat ng sakit, lahat ng pag-ignore ng mga lalaki sa'yo, pag-ignore ng mga crush mo sa'yo, magiging worth it din yun sa dulo. Trust me. Kasi isa ako sa nakapag-prove ng worth the wait. That's it for tonight. I hope you learned something from me. And if may questions kayo or may gusto kayong isuggest na maging content ko, open po ako for suggestions. So, ayun guys, thank you for watching my first video. Sana manood pa kayo yung mga susunod ko na video. And titignan ko kung ano pa yung mga possible na maging content ko habang nandito ako sa hotel na hindi ako lumalabas. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka muna and click the notification. Ano daw? Ginagaya ko yung nasa tool ko eh. Ulit. So, ayun, ang tagal ko pinag-isipan to. So, isubscribe nyo na ako tapos click nyo yung notification para mag-subscribe kayo sa channel ko para naman manati kayo kapag may bago akong video. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye!